nasa 1,000 to mahigit. Ito, 700 lang. Yeah guys, ang advice ko lang para makatipid kayo, mag-flexible na lang kayo. Magandang hapon mga kadiskarte. Nandito tayo muli sa aking munting bahay dito sa Lumina. Ito yung Lumina sa Lumina Santo Tomas. Ito pa yung row house na pinagawa ko ng second floor. Ngayon guys, re-review natin yung waterproofing para sa slab. Kung alin ba ang mas maganda sa dalawa. Sa dalawang ginamit ko na waterproofing dito sa ating slab. Ang una ko guys ginamit ay itong yung rubberized waterproofing asphalt. Yan. Yan guys. Tapos yung sinunod kong ginamit, tinry ko rin itong cementitious Boysen Flexiband. Ito yung hinahaluan ng simento bago i-apply doon sa ating slab. At pakita ko sa inyo yung guys kung gaano kalaki yung nalalagyan na yung 4 liters na ng rubberized waterproofing asphalt. Pakita ko sa inyo guys. Mga kadiskarte, ito yung nalagyan ng 4 liters ng rubberized waterproofing asphalt. Medyo kakunti ang nalagyan. Medyo ang kakunti ang nalagyan compared dun sa Boysen Flexiband na waterproofing. Ayan guys. Bali, pinatungan to ng dalawang patong lang yan ng rubberized waterproofing asphalt. Ngayon sa guys, pag siya ay maganda rin siya guys na pag nalagyan mo ng tatlong patong yung rubberized waterproofing asphalt, talaga hindi na siya tatagusan ng tubig ang iyong slab. Ang problema lang dyan guys ay yung pag naiinitan, lumalambot kasi yan, nagkakaroon ng bitak-bitak. Yan tulad ito guys. Yan yung sa may pinagputulan ng dawel, yung bakal yan. Ito yung dugsungan para sa slab. Yan diyan kasi malimit nagkakaroon ng leak. Yan tumatagos yung tubig. Kaya diyan na po kinapalan yung pahid ng waterproofing asphalt. Basta guys, bali marami pang hindi na apply ng waterproofing asphalt. Kasi bala ko rin dito tatapingan, lalagyan ng toppings. Tangit kasi pag kung lalagyan nyo ng toppings yung inyong slab, kung lalagyan nyo pa ng toppings, kailangan pangit ang rubberized waterproofing asphalt. Itong finish na ito, pang top, hindi siya pwedeng tapingan kasi hindi siya kakapitan ng simento. Yan. Tapos guys, papakita ko sa inyo yung nalagyan ko ng flexiband na waterproofing. Yan guys, yan. Medyo malawak yung nalagyan ng 4 liters. Medyo malawak yung nalagyan ng 4 liters na ng flexiband.
Ito guys. Ang purpose mo guys, mas maganda siyang gagitin na waterproofing para sa ating mga slab. Kasi inaaluan pa ito ng simento. Nakalagay dito cementitious waterproofing system. Nilalagyan pa ito ng semento, inahaluan para bago ipahit sa ating mga slab. Ang magandaan dito, pag nahaluan na natin ang semento, mas marami tayo malalagyan na ng ating slab. Malawak yung malalagyan niya kasi sa vaporized water popping spot. Nakakunti na kasi malalagyan na sa mga ito guys, bali nalagyan dito. Yan. Nalagyan din yan doon sa ilalim. Bago tapingan, nilagyan ng toppings. Kasi kaya nilagyan ng toppings dyan. Kasi gagawin ko pa-elevated yung slab namin. Para yung tubig dumiretso sa doon sa ating floor drain. Yan, dumiretso dyan. Dito kasi, finish na to. Hindi na to tatapingan kasi pa-elevated nga, pataas doon sa parte na yun. Kaya kailangan pang tapingan siyang gitnang yan. Kailangan pang lagyan ng toppings. So yan guys, bago namin lagyan to ng uwan, naubusan kasi kami ng materialis. Kaya ito lang muna ang yun muna ang nalagyan ng toppings. Yung parting yun, parting gitna. Nabusan kami ng buhangin. Yan. Bago, dapat kasi pag maglalagay tayo ng toppings, lalagyan muna natin, papahiran muna natin ng flexiband yung parte na ating lalagyan ng toppings. Tapos, tapos pa elevated ang design para yung tubig dumiretso sa floor drain. Yan doon ang nakikita nyo guys, yan yung may butas na yan. So yun guys, mas maganda ang kung gagamitin nyo ay flexiband na lang. Ito na lang guys ang gagamitin ko, flexiband kaysa sa rubberized waterproofing asphalt. Maganda rin naman ang rubberized waterproofing asphalt. Ang kaya lang medyo kakaunti yung kanyang nalalagyan. Mas marami kang kailangan bilhin, marami kang magagamit na ganito na may i-apply mo sa iyong slab. Compared dito sa flexiband, mas mura ito. Nasa ang bili ko lang dito ay nasa 700 yung 4 liters at mas malaki yung kanyang nalalagyan na flexiband na slab. Ito ay nasa 1,000 yung bili ko nito sa Lazada, ko pa ito binili guys. Nasa 1,000 to, may gil. Ito 700 lang. Yan. Yeah guys.
advice ko lang para makatipid kayo, mag flexible na lang kayo. So yun guys, hanggang dito na lang muna yung aking video. Sana huwag nyo nang kalimutang i-like at i-subscribe yung aking Manting channel. Pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos na i-upload. Papakita ko lang sa inyo yung itsura ng aking rooftop guys. Ito yung rooftop ng aking bahay. Yun guys, yung nalagyan na ng flexible na waterproofing. Maganda siya guys, hindi rin siya masyadong nagkakrak. Yan. Buwa na rin kasi ito nung i-apply ko yung flexiband na waterproofing. Hindi rin siya tinatagos ng tubig. Papakita ko sa inyo guys yung rooftop ko. Ito yung nilagyan ng toppings. Ayan. Tinapingan tong gitna. Gawan dyan. Yan yung dugsungan na dyan dumadaan yung tubig. Ngayon, hindi na siya naglilik. Pag nagkaroon na ulit kami ng materials, lalagyan namin ito ng toppings. Ang kailangan mo nang gawin ay papahiran muna ng flexiband bago lagyan ng toppings para mas matibay yung ating paglalagay ng flexiband at hindi tumagos yung tubig mula sa ating slab. So yun guys, magtatagulan na naman. Kailangan nating ihanda yung ating mga slab o mga rooftop natin. Kaya guys, ito yung rooftop ko. Yan. Medyo magulo rito sa taas. Dito kasi tinambak yung mga ginamit namin. Yan yung kabuuan ng aking rooftop guys. Yan. May mga hollow block pa. Tapos ito yung nalagyan ng rub brush waterproofing asphalt. Kakunti lang. Tinisting ko lang yan. May mga tambak ditong year at kahoy tsaka hollow block. Ito guys yung aking hagdan. Yan. Pag nagkaroon na ako ng budget, punta tayo sa baba. Tutor ko kayo sa baba. Yan guys yung concrete stair. Yan yun ang design niya. Yung madilim na ngayon dito sa baba. Yan yung itsura ng hagdan ko. Papunta sa taas sa rooftop. Medyo dito ko nilagay ng tambak ng mga gamit sa taas. Temporary lang muna. At hanggat titil pa yung pagpapagawa. So yun guys, dito na ako natutulog minsan sa taas. Mayroon ako nilagay na sub-breaker, sub-panel yan.
So yan guys, hanggang dito na lang muna yung aking munting video. Palike na lang at pa-subscribe sa aking channel. At pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos na i-upload. Bye-bye!